Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video ay magkakaroon ulit tayo ng isang review about dun sa item na nabili ko sa Shopee, which is yung YG300 LED Mini Projector. So nabili ko siya sa Shopee, sa Apo Technology. Ilalagay ko na lang sa description box yung mismong link ng shop kung saan ko to nabili. I got this for only 1,399 pesos. May mga shop sa Shopee na makikita mo na mas mura, around 1,299, 1,200 lang. Nabili ko siya dun sa Apo Technology kasi maganda yung reviews nung shop na yon. Around 4K na din yung items na nasold doon sa shop na yon. Doon ko na lang piniling bumili. So, tingnan natin yung laman. Kaya ako bumili ng mini projector kasi mahilig ako ngayon manood ng mga K-dramas, anime, nakakangalay humawak ng phone, diba? Pag nakahiga ka habang nanonood. Tapos kapag laptop naman, ang hassle, parang hindi mo maintindihan kung paano ka poposisyon. So, nakakita ko sa YouTube ng mini projector. Ayun, nagkaroon ako ng idea and nagtingin nga ako sa Shopee and yun nga, nabili ko to. So, laman nitong box ay, yan, syempre yung projector mismo, ganito lang siya kaliit. Ito yung makikita natin dito, ayan yung mga control buttons niya. Meron din siyang AV port, headset port or for the speaker, yung power supply niya, HDMI and USB port. And then, meron din siya nito, yan, yung para sa focus. And pwede mo din siyang ikabit dun sa mga gorilla stand. So, ito siya. Para maging stand niya, pwede nyo siyang ilagay dito. Para hindi na tayo mahirapang maghanap ng kung saan natin ipapatong yung mini projector mismo. Ano pa ba yung mga nasa loob ng box? Next one is yung remote niya. Ayan. Mini remote. So, sobrang liit lang niya. And cute size. So, ang battery niya ay AAA, ayan, dalawa. And meron din siyang manual guide kung paano gagamitin yung mini projector. So, madali lang siyang gamitin, guys. Super user-friendly nung mini projector. And next one naman ay meron naman siyang, ayan, may box ulit sa loob. So, ang laman nitong box ay yung power cord niya. And last one ay yung AV connectors. Punta tayo dun sa paggamit ng mini projector. Tinay ko siya sa iba't ibang types ng connection. Yung una is yung true HDMI. Tinay ko siya sa laptop. Napansin ko ay hindi gumagana yung remote na to pag ipopause or ipe-play mo yung video. Pag kinonect mo to sa laptop, para siyang naging extension screen lang siya. So, yung magiging control, like for example, yung volume, yung pause and play, yung fast forward, rewind, sa laptop pa rin yung control niya. Next one naman, pwede din siyang i-connect dun sa mga TV box, mga kinoconnect natin sa TV, na pag na-connect natin, pwede tayo mag-Facebook or mag-Netflix, ayan, ganyan. Kaso nga lang, yung remote nito, hindi din siya gumagana doon. Kailangan kapag kinonect yung TV box, is may kanya din siyang remote. Trinay ko lang siya i-connect, tininan ko kasi kung ano yung magiging screen niya kapag yung TV box yung nakakonnect. So, makikita din talaga yung home screen ng TV box. But, hindi siya makokontrol ng remote. So, hindi ko siya nagamit, hindi ko na-try manood or mag-play ng video gamit yung TV box. Yung isa naman na na-try ko dito, which is so far yun yung favorite ko sa lahat ng mga tinesting kong way para gamitin tong mini projector is yung true USB or flash drive. So, nag-try ako mag-save ng short video sa USB ko and trinay kong siyang i-connect dito. Naka-USB yan? Ano yun mo, diba? Kung makita ko, gumagana yung remote niya. Kapag nanood tayo ng video coming from flash drive, pwede natin siyang i-pause or i-play. Maganda talaga siyang gamitin through USB. So, doon akong pinaka nag-enjoy. At ang maganda dito, hindi mo na kailangan ng speaker. Kasi meron na siya talagang speaker dito. Hindi sobrang lakas yung sounds niya, pero hindi din sobrang hina. So, kapag nasa loob kayo ng enclosed room, pakinig na pakinig nyo talaga yung sound ng
pinapanood nyo. Para naman dun sa mga subtitles, nag-try din akong manood ng K-drama para makita kung nababasa ba yung mga subtitles. Maganda naman, malinaw, and readable yung mga subtitles niya. Ang cons lang nito ay hindi niya siya pwedeng gamitin sa mga PowerPoint presentation kasi yung mga maliliit na letters, yung mga halimbawa yung font ay yung mga usual font na mga 10 to 12 yung font size, hindi siya readable. Ang nare-read lang na mga letters gamit yung projector na to is yung mga malalaki na talaga yung mga naka-bold, tapos yung malalaki talaga yung font size. Like for example, yung mga title ng mga presentation nyo, ayan, nababasa siya. Pero yung details, yung pinaka-details na maliliit na yung font, hindi na siya nakikita. And kung gusto nyo talagang gamitin to ng super clear talaga, so kailangan nyo siyang gamitin sa isang plain white wall. And tingin ko, mas maganda talaga yung magiging resolution doon. Kasi itong wall ko, yung pinaggamitan ko nito, white wall din siya. Kaso may design, kasi wallpaper lang yung ginamit ko dito. Hindi siya plain. Pero, yun nga, maganda pa rin siyang gamitin kahit dun sa may design. How much more pa dun sa plain talaga yung walang design. So, ang rating ko dito sa YG300 LED projector ay 8 over 10. Yes, kasi yung sa USB, doon talaga ako pinaka-na-amaze. Yun nga lang, hindi ko alam kung gaano ba ang itatagal nung projector na to. So, update ko kayo kung masisira agad to or hindi. Pero so far, gustong-gusto ko yung item. So, sulit talaga siya para sa isang projector worth 1K plus lang, diba? So, saan ka makakakita ng 1K plus projector? Tapos, sobrang portable niya pa, diba? Pwede mo siyang dalhin kahit saan. Halimbawa, sa mga friends mo, ayan, may overnight kayo, pwede nyo itong gamitin. Ayun guys, dito na nagtatapos yung review ko about sa YG300L LED mini projector. And kung gusto nyo bumili, ayan, ilalagay ko na lang sa description box yung link ng Apo Technology sa Shopee. Ayun guys, so thank you for watching this video. And kung nagustuhan mo, please hit the like button and don't forget to subscribe to my channel. Ayun, see you guys on my next vlog!